Ang kwento ng mabait na pantot. Sa isang malawak na gubat, nakatira si Pantot. Si Pantot ay isang masipag, masiyahin at masunuring anak. Tuwing umaga, naglalakad si Pantot sa gubat upang magtanim ng pagkain para sa kanyang pamilya. Mag-isang tinataguyod ni Pantot ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim ng prutas at gulay sa bundok. Walang hayop ang gusto makipagkaibigan kay Pantot dahil sa natatangin itong itsura at tamoy. At dumating ang malakas na bagyo at nasirang taniman ni Pantot. Tanging saging at kamote lamang ang kanyang naani. Isang umaga, habang tahimik na naglalakad si Pantot pababa ng gubat, ay nakita niya isang dalaga na walang malay, sinasabing nagugutom ako. Napaisip si Pantot kung ibibigay niya ang kanyang dalang saging at kamote na para sana sa kanyang pamilya. Ngunit tanaig ang kanyang awa sa dalaga at ibinigay niya ang dalang niyang saging at pinainom ng tubig. Nagulat si Pantot sa nakita. Naging diwata ang dalaga at sinabi, "Dahil sa iyong kabutihan at busilak na puso, bibigyan kita ng gantipala. Ikaw at kasama ang iyong buong pamilya ay isasama ko sa aking tahanan." Punong-puno na kagalakan ng puso ni Pantot sa nangyari. Masayang binalita ni Pantot ang nangyari sa kanyang pamilya at sila'y labis na nasiyahan. Sa tahanan ng diwata, maraming pagkain at maraming hayop ang gustong makipagkaibigan sa kanya. At doon ay masaya siyang naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Mabuting aral, kahit na mahirap ang buhay, mas piling tumulong sa kapwa, huwag kusgahan ng kapwa ayon sa tsura at tamoy, mas mabuting kilalanin ng kanyang tunay na pagkatao at ugali. Pinagpapala ang tao may mabuting kalooban.